Repair naman. So pag repair, ibig sabihin walang problema. Damage pa. Putol yung ano ko. Ayan, panbelt oh. Ayan, panbelt. Putol. Alright. Para hindi tayo mahuli ng pulis. Ang tulin mag-u-turn ah. Why are you? Why are you? Ayun, what's up mga katambayers? Magandang araw, panibagong buhay at panibagong vlog. Nakita nyo ba kung bakit nandito tayo ngayon sa gilid ng kalsada? Dahil yung truck natin, naputol yung panbelt. Oh my god. Wala tayong aircon, wala tayong lahat. Pero siyempre, I'm a Filipino. So gawa tayo ng diskarte, paano tayo magpalamig. So ang tingin natin, papakita ko lang sa inyo para hindi na tayo mag pawis-pawisan ng maigi. Repair naman. So pag repair, ibig sabihin walang problema. Oh shit. Damage pa. Pero no problem. Papakita ko lang sa inyo mga katambayers na putol yung ano ko. Ayan, panbelt oh. Ayan, panbelt. Putol. Kaya pag naputol yan, yung alternator, hindi na siya mag ano, hindi na mag charging kasi nga doon niya nagdidiretso sa ano eh, sa alternator eh. Tapos nag-overheat. Tumutulo-tulo na. Tara ikutan natin mga katambayers para may papakita ko sa inyo. Let's go. Kailangan na natin iangatong ito. Alright. Para hindi tayo mahuli ng pulis. At isa pa, buksan natin yung ano, buksan natin yung pintuan sa kabila para makaano tayo ng early warning. Alright. Ganyan lang diskarte mga katambayers, baka mamaya madaanan tayo ng pulis eh. Tapos ito, maglagay tayo ng early warning. So meron tayong pang sip-sip ng gas dyan. Ayan, mag early warning tayo. Isa lang, kahit isa lang siguro. Itong malaki yung kukuhain natin early warning para yan. Ayan, huwag na natin isarado yan. Tara, punta tayo doon sa dulo. Lagay tayo ng early warning device para safety. GoPro stop recording. Yun mga katambayers, kailangan natin maglagay ng early warning kasi nasa gilid yung block. Muntik na malaglag yung plaka ko. Buti na lang. Kailangan natin maglagay ng early warning para hindi tayo mahuli ng pulis. Ayan yung truck natin. Kailangan maglagay tayo ng medyo malayo-layo. Pwede naman tayo maglagay sa malapit mga katambayers kasi nga nakagilid lang yung truck natin. Ang mahirap dyan pag yung truck natin ay hindi nakagilid sa ganito. Tapos ngayon, oh tuloy no. Kung dito yung truck natin, automatic malayo-malayo natin ilagay yung early warning. Pero nakagilid naman tayo. Buti nga medyo matigas-tigas dyan. Disyerto pa naman yan, delikado sa balaho. Tara, let's go. Dito tayo banda, maglagay sa may dito. Dito tayo banda maglagay. U-turn kasi ito eh. Delikado tayo dyan. Maano tayo, masagi yung early warning natin. Itong malaking early warning ang ilalagay natin. Lupad man. Ang tutulin pa naman ang mga sasakyan dito. Pero okay lang yan. Basic lang yan. Natin yung kahon. Ay kahon tayo itong lagayan ng early warning natin. Pero yung early warning natin kulang pa yan. Lilipad pa yan eh. Ayan yung early warning natin. So kukuha tayo ng bato para daganan natin yung early warning natin. Makaanglang yan, palit ka, mapapalit yan sa ano eh. Sa ayan o no? Oh, oh ayan na, lumipad na. Pergis na yan. Kailangan lagyan natin ng bato. Walang kuha tayo ng bato doon sa dulo.
Baka mamaya pag hindi natin lang lagyan ng early warning device, kahit nakagilid tayo, madaanan tayo ng pulis, mukal pa tayo. So mas maganda yung manikurado para hindi tayo mamukalpahan. Pinistiwa may bato. Anara. Ara. Duha ka buhok, duha. Duha ka bato, kuhain natin. Alright. Tumawag na yung Alpla kanina. Tinatanong na ako kung saan banda na yung location ko. Sabi ko malayo-layo pa. Alright. Oh, U-turn na. Ang tulin mag-U-turn na. Why are you? The U-turn mo. So kailangan lagyan natin ng ultra boost. Dandahan lang, bay. Naako dere sa ubos. Di ba, umang kuhan. Oops. Kailangan hindi siya mapalit. So lagyan natin ng bato. Ayan. Kaso maliit lang yung bato eh. Dito kaya natin ilagay banda sa labas. Dito, ayan. Okay na yan. Hindi na yata mapalit yan eh. Ops, okay na yun mga katambayers. GoPro stop recording. Yun mga katambayers, puntahan lang natin yung ano, cellphone natin, baka tatawag yung ano, tatawag yung dispatch. Kuhain natin yung cellphone natin. Tatawag yung dispatch. Op, check na natin muna. Ayun, angat na yung yun na, tumawag na nga oh. Ipisibin, okay. Ano to ah? Yun, what's up mga katambayers, ayun na nga yung truck natin, hindi pa nagawa, wala tayong aircon, pero no problem. Basic na basic lang yan sa mga kagaya natin Pilipino. So ang gagawin natin, doon tayo sa loob ng repair. So ngayon, ang gagawin natin, i-adjust muna natin yung repair, papa-start muna natin para magkaroon tayo ng aircon na malamig. Okay, naka-start na siya. Mag-antay lang tayo ng mga ilang seconds para mag-start yung engine niya. So antayin lang natin saglit. Naka-in progress na siya. Kaso ang dumi natin mga katambayers, pero no problem, kuha lang tayo ng sapin sa loob. Alright. Grabe, ang hirap. Gagawin natin, kuha tayo ng sapin sa dito loob ng truck. May sapin tayo, arere. May sapin tayo dito eh. Hindi, alam po truck guys, hindi po pwedeng wala tayong sapin kasi. Alright, dito tayo, punta yung sapin. Baba natin. Ito yung mekaniko ah. Ayan, naka-start na. Malapit na mag-start yan. Antay lang tayo ng saglit. Oops. Okay, start na. Punta tayo sa loob. Yun mga katambayers, wala nga tayong aircon. Ang gagawin natin, dito tayo sa loob ng repair magtambay. Alright. Yun oh. Sobrang lamig. Yun mga katambayers, napakalaki ng bahay ko. Ha? Yan, aircon, naka-aircon tayo. Naka-start yung aircon. Kaso nga, medyo maingay eh. Kasi sobrang init sa labas. Nag-59 na, 59 degree. Ah, 59, 49. Nagpo 49 degree na, kaya ang ginagawa natin, nandito tayo sa loob ng river. Naka-aircon tayo, naka-aircon. Init-init. So ngayon, ang gagawin natin, maya-maya, papatayin natin yung aircon. Bye-bye, bye-bye!
ayun mga katambayers, kukuhain lang natin yung susi. Baka mamaya nandito tayo sa loob ng reaper. Tapos yung truck natin, kuhain natin yung susi, ilak natin yung truck natin. Baka mamaya pag anuan, pag diskitahan yung truck natin, mahirap na. Alright. Kuhain natin yung susi. Let's go. Punta tayo sa loob ng reaper. Doon tayo magpapahinga. Ay, papatayin na natin yung ano, papatayin na natin tong ano, makina. Tara, let's go. Doon lang tayo sa loob ng reaper magtambay. Matagal naman mawala yung lamig nyan eh. Yung lamig kasi nyan, umabot yan ng mga 4 to 5 hours bago mawala yung lamig. Kagaya niyan, oh, di ba? Nakasarap pa rin yan. Alright. So, diskarte lang. Para hindi tayo mainitan. Alright. Paket muna tayo. Tapos ngayon gagawin natin, isasara natin. Para hindi lalabas yung lamig. GoPro is stop recording.